Pita y también Pita. Napakalawak na pakuan ng talaytay. Ano, ina-ektarya itong pakuan na ito? Mga umaabot sa 5 hektarya ito eh. 5 hektarya. Ito, pahaba. Magmula dito papunta roon. Puro pakuan. Dami, ano, puro pakuan. Kaya kahit araw-araw ka mamamako. Ito, ito pakuan po. Napakaraming pako. Yan, ito, nagandun pa.
tayo po ngayon ay kasalukuyan nandito sa lugar na kung saan ay tinatawag na Kalaytay Protected Landscape. By the way, ako nga po pala si Apaso Ronel Uwarde, yung Assistant Protected Area Superintendent dito po sa pinangangalagaang pook ng Kalaytay. Dito po ang aming pinangangalagaang pook, magmula po sa bayan ng Binalungan. Ito po ay 7 kilometro magmula sa sentro ng bayan ng Binalungan. At from the highway papunta rito, ito po ay 4 na kilometro papasok dito sa aming lugar na pinangangalagaan po. Ito pong Kalaytay Protected Landscape ay naproklama. May proclamation number na 283. At ito po ay noong April 23, year 2000. Noong po ito na itatag at ito po ay na-legislate year ng June 23, year 2018 lang. Bago lang po yung kan. Bago lang ito na-legislate. Itong Kalaytay Protected Landscape. At ito po ay may area na 3,598.31. Ganun po yung ganun po kalawak yung nasasakupan ng Kalaytay Protected Landscape. At ito po ay nahati pa sa dalawang parsela na ito po meron pong tinatawag na strict protection zone at saka yung multiple use zone. Nahati po sa dalawa. At may sukat po na yung multiple use zone, may sukat po siya na 1,114.23 to be exact, yung po yung area niya. Tapos ito naman po ay may lawak na 2,477.08, yung po yung strict protection zone ng Kalaytay Protection Landscape, na kung saan po na bawal po no touch ang anumang uri ng human intervention sa lugar na po yun. Yung lugar po ng multiple use zone, doon po yung may mga human intervention na kung saan makikita natin yung mga farm lot ng mga owner, mga occupants natin dito. Doon lang po umiikot sila at may mga rules po tayong pinapatupad. Mahigpit pong pinapa-implement nito sa aming pinapangalagaan po. Dito po sa Kalaytay, marami pong kakaiba pinagmamalaki ang Kalaytay. Isa na rin po rito yung mga pamilyar po kayo sa mga picture plant, yung mga kakaibang ibon. Matatagpong dito yung mga serpent eagle, marami ni kite. Marami po yung mga baboy damo, mga labuyo kung tawagin. Marami po ang pinagmamalaki rito ang Kalaytay, kaya nga po ito ay aming talagang pinoprotektahan para talagang sa saling lahi. Kaya mahigpit yung mga pinapatupad namin na batas dito. Meron din po kaming pinagmamalaki ang Kalaytay. Dito po ay napakarami pong falls na pwedeng i-open sa turista in the near future. Kaya lang po medyo inihahanda pa lang namin para hindi mabigla, kumbaga hindi masalahula. Kaya unti-unti lang namin pinoproseso yung pag-open. Sa ngayon po ay hindi pa namin ino-open, pero nire-ready na namin yung mga pay. Kasi yung lugar na pwedeng puntahan ng turista rito, meron po kaming falls. Kung tawagin namin dito, yung Bial Falls, na kung saan pwede natin pasyalan mamaya yung Parang Falls para ma-promote, ma-ikwan natin.